isipin mo yung mga nangyayari sa atin ngayon, kung abilities lang ng tao ang pag-uusapan, hindi siya kayang gawin. This would not be possible without all of you. Kayo ang inspirations namin. Alam nyo ba yon? Alam nyo ba yon? Alam nyo ba yon? Number 3, saves time and money. Oh, example. Example, 50,000 a month ang kinikita mo times 12 months or 1 year, that's 180,000 a year. Okay? Times 40 years ang pwede mong kitain, 7.2 million. Okay? Ulitin ko, pag nag-work ka sa labas, may, so example, may salary ka, 15,000, di ba? In 1 year, that's 180,000. In 40 years, that's 7.2 million. Sa IM Worldwide, example, worst case, 200,000 na lang kinikita mo. Yung iba dito, may 500,000 na. Worst case na lang, 200,000 na lang kinikita mo buwan-buwan. In 1 year, that's 2.4 million. In 3 years, that's 7.2 million pesos. Ilang years ang na-save mo? O yung isa, 40 years, kumita ng 7.2. Yung isa, sa IM, 3 years, 7.2. Ilan na save mo? 37 years. Sa IM, pag sineryoso mo to, sa totoo lang, sobrang daming oras and money yung masasave mo. O, question, bakit ka ba nagtatrabaho? Di ba? Para sa family mo? Di ba? Para sa mga anak mo? Para sa future nila? Tama ba? Para makasama natin sila? Para makapag-travel tayo around the world, etc. Correct? Yan guys, sobrang daming taon yan, di ba? Sobrang daming oras yung masisave natin dyan, tama? Sa simula, sa totoo lang, mawawalan ka pa ng, eto ah, sa simula, mawawalan ka pa ng oras sa loved ones mo, sa family mo, sa anak mo, sa parents mo. Nung time na nag-network kami nila press nun, ganun din. Kahit tanungin niyo yung mga magulang ko, bihira ko silang makasama dati. Di ba? Bihira nila akong makita. Para akong, ano ba tawag doon, yung nag-rent lang. Kasi offline kami dati, so lagi nasa labas. Yung mga top mentors, hindi nyo ganun din. Sila May, sila Peach, sila Mentor Jonathan, sila Kath, ganun din. Pero ngayon, di ba, kasama na nila araw-araw yung mga magulang at anak nila. Tama? Alam nyo nga, super blessed kayo eh. Kasi ngayong panahon natin, nasa bahay na lang kayo, pwede natin gawin yung ginagawa natin, di ba? Kasama mo na yung pamilya mo. Pero dati, nung panahon namin, talagang hindi. Offline talaga kami dati. O, ito. Reality tayo. Sa totoo lang, pag totoong humahataw ka, ha? Sa totoo lang, pag totoong humahataw ka, mawawalan ka muna. Pakitype nga po, muna. Muna. Patype nga po, muna. Pag totoong humahataw ka, mawawalan ka muna talaga ng oras sa kanila. Muna. For the meantime, hindi naman forever, muna. Kasi yan ang goal natin, di ba? Yung 37 years na matitipid mo. Yung 37 years na matitipid mo, yan naman yung kasama mo na sila sa oras na gusto mo. Sa oras na ikaw yung magdidikta. Sa oras na choice mo. Hindi dahil wala kang choice. Kumbaga, hawak mo na yung oras mo. May control ka na. Wala ka ng problem financially. Ngayon kasi, pwede mo silang makasama, di ba? Yung mga hindi pa to maintindihan, pwede mo naman silang makasama. Pero, guys, pero problemado ka pa rin financially. Tama? O, sa mga hindi pa nakakaintindi dito sa mga delay gratification na yan. Pwede mo naman silang makasama, wala namang pumipigil sa'yo. Pero, problemado ka pa rin financially. Ang goal natin, no? Ang gusto natin mangyari while you are with them, habang kasama mo sila, habang pumapasyal kayo, habang nanonood kayo ng TV, habang pinapakain mo yung mga anak mo, eh wala kang iniisip. Wala kang problem financially. Gusto mo ba yun? Diba? Mas masarap yun. Ngayon kasama mo nga sila, pero problemado ka naman financially. Ang hirap nun.
mas okay na may time titiis-tiis ka muna, 'di ba? Tiis muna ng mga years, few years na hindi mo sila kasama kasi hataw ka muna, itotodo mo muna 'to. Makasama mo naman sila, yun nga lang, hindi nga lang all the time, alam 'yon. Tiis ka muna. Bigyan mo lang ng straight, no? Straight 5 years, straight talaga. Kailangan mong magets 'yon. Focus ka muna sa ginagawa mo. Tiis muna. Di mo siya makasama ng ilang oras, ilang araw. Tiis muna. Ang masisave mo, 37 years. So, yan yung kapalit. 37 years na araw-araw mong kasama na hindi ka problemado financially. Are you learning? Next, number 4. Copy business. Be humble. Copy the process, not just the results. Be careful who you copy. Network marketing versus traditional business. Anong ibig sabihin nito? Ang maganda sa IM Worldwide, kopya-kopya lang. Diba sa school, bawal kang kumopya? Kasi pag kumopya ka, pag nahuli ka, ibabagsak ka. Tinuruan tayo sa school, maging independent. Walang teamwork. Tama? Na magsarili ka. Ganun sa school, diba? Walang teamwork. Pero sa totoong buhay, hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng nagsasarili ka. Hindi pwedeng kailangan magaling kang kumopya. Kailangan kasi ng teamwork sa totoong buhay. Hindi ka mabubuhay mag-isa. Sa IM, pag magaling kang kumopya, magiging top earner ka. Alam mo ba yun? Pag magaling kang kumopya, magiging top earner ka. Alam nyo, pinakamagaling na kumopya na kilala ko? Alam nyo kung sino? Mentor Marlon. Diyan ba si Mentor Marlon? Pinakamagaling kumopya. Alam nyo, naalala ko, naglakos ako ng polo shirt, no? Nakita niya. Up, ay ka. Magkano yan? Ganda yan, eh. Kinabukasan, meron na siya. Sobrang galing kumopya. No wonder kaya ganyan yung resulta niya. Diba? Pag meron siyang nakilala na magaling, no? Ang daming pay-in, so kukopihin niya kung ano yung ginagawa. Hindi siya nahihiyang magtanong. Kahit sino ka pa, ipi-PM ka niyan. Tatanungin ka niyan. Naalala ko, nung mga bago pa kami, no? Ang kulit. Naglalakad kami nila May sa Green Hills. Magugulat na lang kami. Nasa likod na namin. No? Copy business. Copy means, di ba? Kung paano magtrabaho yung mentors mo. Yung sistema na ginagawa nila, kopyahin mo lang. Kung paano yung mentoring, yung training, kopya-kopya lang. Huwag ka nang gumawa ng sarili mo. Trial and error ka pa. Yung system ng mentors ninyo, proven and tested na yun. Di ba? Nagamit na nila yun way back 2008 pa. Nagdadagdag na lang ng mga bago, di ba? Pero yung basic as is yun, yung trainings. Yung mga new strategies, okay yun, apply natin. Pero yung basic, yung system na ginagawa nila, kopya-kopya lang, apply mo lang. Kung ano yung ginagawa nila, mentor me, nila mentor pitch, kopya-kopya lang. Mahirap yung masyado tayong matalino sa ginagawa natin. Alam nyo, mahirap yung... Okay maging matalino ka, no? Okay yun. Smart ka, okay yun. Pero mahirap yung sobrang talino ka na. Na halimbawa, masyado ka nang nag-analyze. Halimbawa, may sistema. In-apply mo. 1 month, 2 months, 3 months, tingin mo walang nangyayari, bagawa ka na naman ng bago. Tapos, apply na naman. Guys, so ito, bagong sistema, apply na naman kayo. 3 months, wala ka nakikita ng resulta, masyado kasi nagmamadali. Ibahin na naman, masyado ka nang matalino. Hindi siya applicable. Basic. Kung ano yung ginawa ng mentors, kokopyahin mo lang. O, be humble. Huwag ka rin siyempreng matakot or mahiyang mag-ask ng help or any questions sa mentors mo. Minsan kasi akala natin, alam na natin lahat, di ba? Hindi na natin kailangan yung mentor natin. Akala natin sobrang galing na natin, na kaya na natin mag-isa, but in reality, hindi talaga. Marami pa tayong hindi alam, 'di ba? Kasi akala natin when we ask, akala natin nakakababa siya, 'di ba? Akala natin nakaka-downgrade, pero hindi. Doon tayo matututo. When we ask questions and when we consult. Minsan pag hindi kasi tayo nagtatanong, alam niyo, pag hindi tayo nagtatanong, leads to our downfall, 'di ba? Minsan nag-lead din siya. Pansinin niyo, may mga downlines ba kayo na consistently asking questions or nagko-consult? May mga downlines ba kayong ganun? Or mahilig mag-consult bago gawin ang isang bagay? Alam nyo, tingin ko, mas maraming resulta yung tao na yan kesa sa downlines ninyo na hindi nagtatanong talaga. Yung may sariling diskarte. Do you agree? Hindi pwedeng independent ka lang. Hindi pwedeng independent ka lang. Kailangan, alam nyo yung tama, independently dependent ka dapat.
Ulitin ko, hindi pwedeng independent ka lang. Kailangan independently dependent ka dapat. Meaning, independent ka, kaya mo mag-isa, di ba? Hindi pwedeng umaasa ka all the time. Kasi hindi naman tayo mga bata dito, di ba? Para sabihan ka palagi. Pero, dependent ka pa rin sa mentors mo or sa mga nauna sa'yo. You still consult whenever you need to. Independently dependent. Be independently dependent. Stay humble. Copy the process, not just the results. Yung mga top mentors niyo, sila Mentor May, Mentor Peach, Arian, Marlon, Kath, yung mga kumikita ng mga malalaki, di ba? May mga resulta na din. I believe kung ano yung present nila, yun yung, di ba? Yun din yung gusto natin eh. Naniniwala ako doon, tama? But take note, copy the process, meaning kung ano yung ginawa nila. Bago nila narating yung narating nila, yun yung kopyahin natin. Be careful who you copy. Careful ka din kung sino yung kinokopya mo. Kasi marami sa labas, akala natin successful. Magagaling magsalita, di ba? May mga nakikita tayo sa online. Ang gagaling magsalita. Ang galing talaga magsalita. Pero check mo yung resulta niya. Be careful who you copy. Check mo kung sino yung fina-follow mo. Check mo kung ano yung bunga nila. Kung ano yung mga nangyayari sa kanila. Kasi kung sino yung fina-follow mo, yun yung mangyayari sa'yo, di ba? Kaya kung kukopya ka lang din, kung ako sa inyo, alam niyo kung ako member ng IM, hindi na ako titingin sa iba. Dito na sa IM, di ba? Yung mga top mentors ko na lang. Kasi sila kilala ko personally. Alam ko kung ano ginagawa nila. Alam kong legit, di ba? Kung mag-aalam kong organic, ganyan. Sila yung kukopyahin ko. Next. Network marketing versus traditional business. Ang maganda sa IM, di ba? Pag magaling kang kumopya, yayaman ka. Tama? Pag nagsishare ka ng ideas mo, pag nagtuturo ka ng mga alam mo, yayaman ka. Sa traditional business kasi ganito. Example, may recipe ako ng napakasarap na spaghetti. Ayan, sobrang sarap. Nagtayo ako ng business. Pumatok siya. Sobrang lakas. Tapos may taong lumapit sa akin. Tinanong yung recipe ko. Guys, isishare ko ba? Di ba? May traditional business ako. May kainan ako na spaghetti. O yan. Share ko ba? Siyempre hindi. Kasi pwede niyang copyin eh. O pag nagtayo yun ng business, mahati na yung market ko. Tama? Ganun sa traditional business. Normal yun. Sikreto, sikreto nila yun. Walang sharean dun. Baliktad sa IM. Sobrang iba sa IM. Opposite na opposite dito sa IM. Dito, pag nag-share ka at nagturo ka at magaling kang kumopya, yayaman ka. Next slide ko lang. Familiar, SM, 7-Eleven, PAL. Oh, lahat yan, big companies yan. Malalaki yan, di ba? May proven system na yan. Successful yan, right? Anong ginawa ni Gokong Wei? Gumawa siya ng sarili niya, kinopya niya. Robinson, nagtayo siya ng Ministop, nagtayo siya ng Cebu Pacific. Hindi siya nag-isip ng new concept, no? Hindi siya nag-invento ng bago. Ginaya na lang niya yung existing, yung successful na. Ganun din sa IM. Pag alam mong proven na yung sistema, di ba marami na naging successful, kukopihin mo lang din. Are you learning?